Happy ka ba kapag ang iyong kababayan, kamag-anak o kaibigan na naging successful sa kanilang career? Happy month of February, ginigilaw kong kapanalig. Kamusta po kayo? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan at buhay na buhay pa rin ang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaraanan. Ako po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. It's good to be back dito sa ating mabuting balita para sa araw-araw nating pagninilay ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong pagdarasal sa akin at sa aking ina na inalagaan ko sa loob ng isang taon. Kayo din po ay aking ipinagdasal na maging matatag sa pananampalataya sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok sa buhay. Nagpapasalamat din po ako kay Sister Amelyn Paglinawan na humalili sa akin habang ako po ay naka-leave of absence. Nais kong batiin ng happy, happy birthday ang lahat na nagdiriwang ng karawan ngayon at sa buong buwan ng Pebrero. Pagpalain nawa kayo lagi ng ating Panginoon. Mautunghayan natin ang tagpo ng hindi pagtanggap at pagkilala kay Jesus ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kasambahay sa mabuting balita ngayon. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga na mangha silang lahat at nagsabi, ano't nangyayari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni na Jaime, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan at sambahayan hinahamak ang isang propeta. At wala siyang ginawang himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Natutuwa ka ba kapag nakikita mong umuunlad o nagtatagumpay ang isa sa iyong kababayan, kaibigan o kamag-anak? Kinikilala mo ba ang kanyang angking galing at nakikisaya dahil sa kanyang tinamong tagumpay? Kung oo ang sagot mo, magpasalamat ka sa Diyos dahil pinagkalubang ka ng pusong marunong kumilala sa kakayahan ng iba. Kung hindi naman ang sagot mo, suriin mo ang iyong sarili dahil baka may bahid ng inggit sa iyong puso kung bakit hindi ka natutuwa sa tagumpay ng iyong kapwa. Ito marahil ang karanasan ng Panginoong Jesus sa mabuting balita ngayon. Kaya't sinabi niya na sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan at sambayan, hinahamak ang isang propeta. At namangha siya sa kawalan nila ng pananampalataya. Mga kapanalig, ang crab mentality ang isa sa mga hindi magandang pag-uugali nating mga Filipino. Sagabal ito sa pag-unlad ng bayan, hadlang sa mabuting samahan at pagkakaibigan. At higit sa lahat, taliwas ito sa Kristiyanong kaugalian. Ang isang Kristiyanong utak talangka, hindi natutuwa sa tagumpay ng kapwa. Sinisiraan at pilit na ibinabagsak ang sinumang nag-e-excel sa anumang larangan. At ayaw patalo at nakikipagpaligsahan, maiangat lamang ang sariling pangalan. Ang inggit at sakit na comparisonitis, yung bang mahilig ikumpara ang sarili sa iba, ang ilang pang sinyales na utak talangka ang isang tao. Suriin natin ang ating sarili kung in one way or another, meron din tayong ganitong tendency. Bakit kaya hindi tinanggap ng mga kababayan niya si Jesus? Sa kabila ng mga himalang kanilang nasaksihan at mahusay na pagtuturo na kanilang napakinggan. Marahil, ang ilan sa kanila merong crab mentality. Naiinggit sa mga kamangha-mangha niyang himala at pagtuturo. Dahil sa tingin nila, ordinaryong tao lamang siya, katulad nila. Kaya ayaw nilang malamangan. Mga kapanalig, kung tayo man may sinyalis ng crab mentality,
hilingin natin ang tulong ng Panginoon na baguhin tayo at hilumin sa kahinaang ito. Awareness at acceptance ang unang hakbang para mahilom tayo sa ganitong tendency. Pangalawa, matutong kilalanin ang galing ng iba. Pakisaya sa kanilang tagumpay. Encourage at suportahan sila. Makabubuti ring alamin ang sekreto ng kanilang tagumpay. At kung ito'y natamo sa paraang matuwid at kalugod-lugod sa Diyos, tularan natin sila at gawing inspirasyon ang kanilang pagisikap. Nang tayo'y day umunlad ng paunti-unti katulad nila. Ikatlo, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sa mga talentong ipinagkaloob niya sa atin. At pagtunang pansin kung gaano tayo kablessed at patuloy na binibless ng Panginoon. Nang sa gayon, maiwasan nating mainggit at ikumpara ang sarili sa iba. The antidote of envy is gratitude. Hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu na mamuhay tayo lagi sa pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpalang tinatanggap natin at patuloy na tinatanggap mula sa Kanyang kagandahang loob. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ako po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala na pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at sa kapwa gaya ng sarili laging sikapin upang buhay na ganap at kasaya-sayay ating tamtid.